Yun. So, yun. What's up mga sir? Kamusta mga sir? Welcome back sa YouTube channel natin. Ngayon, yung vlog natin ay may nag-request kung paano daw i-trace o mag-transfer ng mga sludge galing sa mga iba-ibang tangke papuntang BSOP. Tapos yung isa ay paano daw mag-start ng boiler. So, bago natin umpisan yan, so, pasok mo natin yung intro. So, ayun nga, yun yung mga request nila. Kasi yung request ni sir, makikita nyo dyan sa baba. So, basahin natin yung request na si Justin Sama. So, shout out kay sir. Pwede ba mag-request about paano mag-trace ng linyaga at mag-transfer galing EPO, LO, drain tank, papuntang waste oil at bilge wheel, bilge tank. So, napakadami. So, napaka-simple na yan, sir. Napaka-simple na yung mga request mo. So, kung una dyan, sir, ito yung gusto mo talaga actual. Kung sa actual, sir, pwede natin dito i-actual ko. Kaso, hindi lahat ng barko ay pare-parehos yung linyaga. Hindi lahat ng barko pare-pares yung linyada. Kasi dito, sabi, kunyari, i-trace natin dito. Hindi mo rin masyadong maintindihan yun, sir, kasi pag nakita mo sa video ko na ganyan yung ganyan, ganyan yung suction, pag delivery, iba-iba yung linyada. Yung discarded talaga yan, sir, para matuto ka talaga, tsaka makabisado mo yung linyada ng mga transfer na yan sa diagram. So, tuturuan kita kung paano mag-trace ng linyaga sa diagram. So, wait lang, kuhin natin yung diagram. So, diagram. So, masensya na kayo. Hindi ako masyadong makasalitan ng malakas kasi ang sakit ng lalamunan ko. Akala ko nung nakaraan, may COVID na ako. Kaya ngayon uminom ako ng maligam-gam na tubig. Pero ngayon na kami dito nung nakaraan sa Bisbon. Ah, dito pala, sa Mars din. So, swab na kami. Pero okay man, hindi man ako positive sa COVID. Yun lang. Siguro to sa sipon kasi sobrang lamig nung nakaraang araw. Nung doon pa kami sa drifting area, sobrang lamig doon. So, kahapon lang kami nakadikit sa belt. So ayun, balik tayo sa the trace. Sana nakikita nyo dito? Saan ba yung lights? Ang hirap dito ah. So ayan. So, para hindi ka talaga maligaw, sir. Kasi yung sinasabi ko nga kanina, pag i-actual ko yun, kunyari, i-actual ko dun sa iti-trace natin, i-actual natin trade, hindi mo rin maintindihan. Yung maintindihan mo naman. Pero, pag kunyari, ginamit mo sa binasihan mo sa sasakyan mong barko, hindi pa rin yung linyada nun kasi may mga ibang linyada yung iba-ibang linyada yun eh. Iba-ibang linyada sa bawat barko. Yun. Ang hirap mag-ganaw mag-speed. So, tuturuan lang kita kung paano mag-trace. Kunyari, saan ba yung, galing tayo sa BSOT ha. Iwan ko nakikita nyo yan. So, galing tayo sa BSOT, kahit ako nalilito ako dito eh. So, tandaan mo palagi, sir, pag may mark na ganyang arrow, yung naka-arrow ganyan, may arrow yung sa mga linyada, ibig sabihin, palabas yan. Katulad nito, yung marker, nakikita ba? Yung arrow niya papunta dito, so papuntang yan, discharge, kumbaga pabalik, hindi ka pwedeng lumabas dyan. Kita. So ayan, para mag-trace, yung technique kasi niya dyan, sir, bago ka mag-trace dun sa mga linyada sa labas, iti-trace mo muna dito sa diagram. Kasi pag nasa diagram ka, hindi ka talaga maliligaw. Maliban na lang pag may maling valvula doon, maling valve na number. Kasi dyan sa generator, yung generator namin dyan ay may mga valvula dyan na mali yung number. Pero hindi ka naman maliligaw. Kasi may mga, yung mga nauna dito ay nilagyan nila ng pangalan. So ayan, so bago ka mag-trace sa baba, so mas maganda, i-trace mo muna yung diagram. So yeah, ito yung discarte lang yan, sir, discarte. So kunyari,
Magsasaksyon tayo sa BSOT papuntang Slads. So, dito yung Slads. Slads, number 1, number 2. Ah, papuntang Slads, papuntang Waste Oil. Slads, papuntang Waste Oil. Papuntang Waste Oil, itong Waste Oil. Nakikita ba? Kano nakikita nyo? So, pag nag-tracion siya, ito yung saksyon ng ano ng BSOT. So, ito, una, itatrace mo, bibilugan mo lang yung sir yung mga may mga number na mga valve. Wala ko na rito. 18B. Bilugan mo para hindi ka maligaw. Tapos, lagyan mo ng marker o ganyan o. Bakit hindi maligaw? O, yan. 20B. O, ito yung main suction. O. Pasok. Tama ba? Hindi ko makita. Pasok. Sabi yung delivery dito. So, ito. Pasok sa bomba. Ito yung ano siya, sludge pump. Kita ba? Sludge pump to. Pasok, discharge. Ano ba to? Nalilito ako ah. 32. 32B. So ayan. Yun. Tama ba? Mali yata yung ano ko ah. Ah, mali pala. Drain pala to. Kita mo kahit ako nalilito din eh. So ito pala yung linyada niya. Mali. So, ulitin natin. So, 18B. Tapos papuntang bomba. 20. So ganyan lang siya, bibilugan mo lang yan. So pagpasok niya sa may bomba is sa ma-discharge niya. Ito pala. Ito yung linyada, bomba. Ito. 33B pala. Valve. Yun. Yan. Ito. Ito yung 37 is papuntang shore. So, ginagamit na yan pag yung papuntang shore connection. Kunyari, kukunin ng ano, ng mga parts ng bumibili ng mga sled. So, yan. Papuntang waste oil na. So, 34. Yung 34 is a number 1 waste oil tank. Yung 36 ba? Palito naman. Taglit lang. O, tama. Yung 34 is sa number 1 waste oil. Ang 35 is a number 2. Yun lang yun, sir. So, yung technique dyan, kunyari, namarkera na natin yung mga linyada. 18B, 20B, 33B, 34, 35. Yun. So, di ba na-trace up na natin yan? Saka tayo, pupunta dun sa baba. So, pupuntahan natin yung galing sa BSOT. Pupuntahan natin yung galing sa BSOT na suction. Hanapin natin yung 18B. Para hindi ka malito, magdala ka ng ano, marker. So, lagyan mo dun, suction, 18B. Para hindi ka maligaw. Kaysa naman yung i-actual ko dun sa ano sa baba. Iba-iba na hindi mo rin maintindihan yung kasi iba-iba yung linyada niyan mga sir. Kaya yung tinuturo ko dito, yung napaka-basic lang, basic na bago ka mag-trace dun sa baba sa mga linyada. Mag-trace ka muna dito sa ano tawag ito, sa diagram. Kasi pag nandito ka sa diagram sir, hindi ka ililigaw ng diagram. Maliban na lang ang sabi ko kanina, maliban na lang kung yung mga balbula doon sa baba nagkapalitan o mali yung mga nalagay na mga number. So yun. So, kahit sa ano sir, kahit sa balas, ganun din yun, balas. Kahit saan mga linyada mag-transfer ng tank to tank, FO to yung tanke, FO to FO, yung storage tank to storage tank. Dito mo yan makikita lahat sa diagram. Kasi pag marunong kang magbasa ng diagram, marunong kang mag-trace pagdating dun sa baba, mas madali na lang hanapin yung mga balbula. So yun. So next video natin ay i-demo natin yung ano, yung paano i-start yung boiler. Pero yung boiler talaga ngayon sir is naka-auto-start naman yan. Palaging auto-start yan eh. Maliba na lang ito. Minamanual lang kasi yung boiler.
pag kunyari, bagong bulot yung main burner, nilinisan ni Segundo, so, dinetesting niya kung magpapayal. Pero, i-demo natin, i-demo ko, ituturo ko sa inyo paano i-start ng manual. Pero, naka-demo lang kasi naka-start yung boiler natin. Ngayon, tingnan nyo. So, ayan. Kita ba? Ayan, boiler. Naka-start. So, ayan, para matapos na, dahil masakit yung lalamunan ko, para mapagbigyan nyo yung para mapagbigyan lang yung mga request niya. Kaya nag-video ako ngayon. Dahil dahil sa susunod na araw pala. Ano ngayon 15 sa 17 baba na namin. Baba na kami dito sa barko, bali 17 yung dating ng mga kapalit namin. Tapos yung nakalagay dun sa tawag sa email ng agent na ano daw to meet 2 meters distancing, social distancing. So, kung mahirap ito mag-turnover sa oil yan kasi siguro dito na kami mag-turnover sa control room. At least mag-intindihan kami kay pag doon sa baba, siyempre may ingay, magsisigawan lang kami dalawa doon. So, ituturo ko lang sa akin siguro yung ano, yung mga linyada ng balas. So, ayan. Sakit na nilang munod ko. Kaya ayaw, parang ayaw ko kanina talaga mag-video. Kaso, ito yung huling video natin dito na makapag-demo ako yung mga request nyo. So, yun. No, para matapos na ito. So, para matapos na ito, punta na tayo sa boiler. So, i-demo ko lang ito. Yun lang yung mag-start ng boiler sa manual kasi
Yung boiler naman pala, yung boiler naman, palaging naka-automatic yun eh. Sana naintindihan nyo yung paano i-start manual yung boiler. Yun lang, napakadali yan sir. Basta i-manual mo, at saka bago mo i-start yung pilot burner, at ayun mo munang umilaw yung ano, yung ports, na tinatawag nila. Umilaw mo ng orange yun, tapos i-start mo yung pilot burner. So puputok yun, di ba? Under yun. Kapag siya mag-ano yun, parang spark lang. Siya mag-spark. So, siguro mga 3 seconds. Tapos, saka mo siya bigyan ng bunker. Sa main, yun yung pinaka-main core niya. So, pag nakita mo umilaw na, balik mo na sa off yung ano, yung pilot core niya. So, yun lang. Napaka-simple lang. Tapos, under na yun. Pero, pag ano talaga yung boiler talaga dito, pag ginagamit, ngayon, kung hindi kumayari ngayon, ano, ayan. So ngayon, ano, naka-service, di ba naka-service yung boiler, palaging naka-automatic yun, automatic start. So yun lang, pag punta mo sa may boiler, kunyari gusto mo yung manual, lagay mo na sa manual, di ba naka-automatic yun sa yung panel. Lagay mo sa manual, saan mo yung panel niya, lagay mo sa manual yung mga ano doon, pilot. So yun, manual start mo yun. So yun, sana naitindihan doon, hindi ko masyadong ano. Masabi doon kasi, ang sakit na nalamunan ko. So ayun, so dito ko natataposin yung vlog natin. So, kita-kita lang kayo sa Pilipinas, sa 17 kami bababas dito sa barko, tapos ipo-quarantine kami dito sa New Zealand. Yung flight namin is 22. Dating kami Pilipinas, 23. Tapos diretso kami ng Cebu. So yung biyahe namin, Auckland, papuntang Hong Kong to Cebu. Dun, ewan ko, pagdating sa Pilipinas, kung i-quarantine kami dun sa Cebu, diretso na sa kanya-kanyang probinsya namin. So sana wala na quarantine. Kasi sayang oras. Sayang araw na bakasyon. So ayun. Dito na matatapos yung vlog natin kasi masakit yung lalamunan ko. So yun, please subscribe my YouTube channel, like and share. Tapos comment kayo mga sir. Salamat sa panonood. God bless you.